Hello! Welcome to our channel! Today's vlog po is Kwentong Pag-ibig! Kung naniniwala po kayo sa destiny, panoorin niyo po to ang vlog na to. Tara at samahan niyo po kami pakinggan ng aming Kwentong Pag-ibig! Ganito po itong nangyari po. 2006, ako po ay galing ding Taiwan. Umuwi ako ng Taiwan. And then, pag-uwi ko ng Taiwan, saka din yung pag-alis niya ng Pilipinas papuntang Lebanon. Umuwi ka ng Taiwan? Nung galing ka sa Taiwan? Nung galing ako sa Taiwan, yun. Umuwi ka na ng Pilipinas? Umuwi ako ng Pilipinas. And then, yung pag-uwi ko ng Pilipinas, siya naman yung pag-alis niya papuntang Lebanon. Saka yung nandun ako sa bayan, nagtambay, doon ko nalaman na, yung kapatid niyang lalaki, yun ang nagiging katropa ko, naging barkada ko, kasama kahit saan kami pupunta. At doon ko nalaman na at narinig sa kanya na may kapatid pala silang babae na nandoon sa Lebanon. And then, for 3 years, tatapos yung kontrata niya, umuwi niya, doon kami nagkakilala. Nagkita kami face to face. Hindi pa talaga face to face. Nung time na noon, nung uwi ko ng Pilipinas, pinaano ko yung bahay namin, pinaayos ko yung sa kusina kasi as in ano na talaga yun. Tapos hindi, yung sabi ng tatay ko, huwag na tayong kukuha ng mga labor. Kami na lang daw gagawa it. Yun, parang yung tatay ko kasi parang malakas pa siya noon. Siya talaga yung nagmamasa ng mga siminto, ganun. Tapos parang naawa ako sa tatay ko. Tinulungan ko siya nagmasa ng mga siminto. Yung masa-masa talaga. Yung nga po eh. Nakakatawa nga yun eh. Kasi yung sa gilid ng ano. Parang kuray? Kuray? Ano ba yun? Basta kuray. Kuray po sa Bisaya po. Pinasiminto ko na yun kasi yung kawayan lang yun dati. Tapos yun. Tapos tinulungan ko yung tatay ko, nagbasa-basa talaga. Tapos siya po rin nagpapala din siya. Tapos doon sa bahay namin sa likod, meron pang yung sa kapitbahay namin, parang lusot-lusot lang, parang ganun. May tagusan po, tagusan sa likod ng bahay. Pwede rin papasok doon sa loob ng para pa sa amin. Tapos doon siya ang sabi lang niya, doon siya sabi niya, yung sabi mo na pumasok daw siya sa doon sa sa likod. Tapos nakita daw niya ako nagbasa-basa. So parang something may na sa heart, ganyan. Parang may tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Kasi sabi ko nga sa kanya nung nakita, aba, kibabaing taong to, talagang nakapasipag naman. Yung mga kapatid niya lalaki, mga brusko din, pero nung makita ko siya, gumagano ng pala, ng siminto. Nagpapala so, talaga ng siminto. Kasi ang sipag naman ng babae na to. Ano naman? Yun. Tapos yun. Tapos yung time na, kasi yung pag-uwi ko kasi ng galing Lebanon, dumana ko doon sa Bacolod. Kasi may sister ako doon. Tapos, yung anak ng sister ko, dinala ko kasi, syempre, matagal-tagal rin kasi lumaki rin yung sa akin kasi ako din nag-aalaga noon. Tama. Dinala ko siya kasi Bacolod from to Bantayan Island. Dinala ko siya. Tapos sabi ko sa nanay niya na ibalik ko din siya kasi may pasok yun siya. Tapos, nung time na ibalik ko na siya ihati sa Bacolod. Tapos sabi ng kapatid ko na yung katropa niya na sabi niya na meron daw siya kakilala na yung kapitan ng barko. Kapitan daw ng barko, baka daw malibre kami ng ticket. Sabi ko, "Hala, sige kasi nga 'di ba libre? Alam mo na." Eh. Sige kasi dalawa kami kasi bahal pa naman yung bayad mo sa barko. Tapos yun, sabi ko, sige, ibigay book number sa akin. Tapos pagka umaga nun, biyahe. Tapos doon ko na siya na tawag sa kanya, text na, "Hello, nagbanong-manong pa." kuya pa yung tawag niya sa akin kuya dati. Kuya pa ko nun kasi, hello po kuya, nasa barko na po kami, baka po pababain kami kasi wala silang ticket. Wala kaming ticket kasi hindi sila bumili ng ticket. Dahil sabi ko nga na ako nang bahala, ako pausapin ko yung kapitan na para malibre sila na ganun. Kasi yun nga kuya pa daw. Kuya. Kasi po, ganito po kasi yun. Yung agwat ng edad namin po, medyo malaki po. 13 years po ang yung gap namin po. Pero sabi nga po daw nila, sa pag-ibig, walang edad, next naman. Okay. Okay po. Tutuloy po natin yung pinto. Yun po. Tapos text ako ng text, tapos tawag ko, hello, baka,
sabi ko, baka papabawain tayo dito kasi hindi nga ako kumuha ng ticket. Kasi pag mag-checking na yun sa barko, eh, hanapin talaga yung ticket. Tapos, paano to? Pag hindi to, lang ito nag-reply. Tapos, ganun. Tapos, tawag nga ng tawag sa kanya. Siya pala, sabi niya, at ano, nag-ano siya, kasi nag-drive yun siya sa auntie niya. Tapos, bawal talaga yung, bawal, pag ano, pag nag-drive, bawal talaga sagutin yung mga tawag or something. Siyempre, bawal talaga gumamit ng, ano, ng, so, drive safety ng, first. Tapos, buti na lang yung, ano, parang nasagot niya ata yung sasabi yun, na ano na, na-solve. Tapos, nakaabot kami ng Bacolod. Tapos, nag-text ako sa kanya, salamat po, kuya, ha, na gano'n. At doon po nag-umpisa yung, text na gano'n. Eh, buti yung time na yun, nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi wala talaga ako, ever in my life, wala talaga akong cellphone. Doon sa Lebanon, as in, nagtrabaho ako doon, 3 years, ha, wala talaga ng cellphone, as in. Nung umuwi lang ako ng Pilipinas, binigay ng amo ko yung cellphone niya na old, tapos yung pinagamit sa akin, kasi umuwi nga ako sa, ano, galing Lebanon. Wala din akong, hindi, $500 pala yung binigay lang sa akin na, sa 3 years ko na pagtatrabaho doon sa ano sa Lebanon. Yun lang ang dinala ko sa parang nag-trust talaga ako sa amo ko na ibalik niya yung ano yung mga hindi niya nabigay sa akin na sahod. Kaya yun, at doon nag-umpisa yung text-text na kami, ganun, halip po kuya, ganun. Tapos hanggang sa bumalik na naman ako doon sa ano sa Bacolod. Kasi I'm trying to ano na naman mag-apply na naman ng panibagong ng buhay kasi nga mahirap sa Pilipinas. Siyempre yung magkano lang yung sahod noon sa ano sa Lebanon. Kaya yun, I'm trying to apply na naman sa another kahit ano. Tapos yung ano ako sa kanya, text-text na kami noon, nag-text-text na mga music lang po na yun, mga music. Mga parang pang dugdung-dugdung like It Might Be You, tapos mga pang dugdung-dugdung yung mga title ng mga kanta, yun lang yun. Tapos yun, tapos ano yun, wala na, black na, nawala na siya. Uh-huh. Po kung paano nag-umpisa yung ligawan namin. Tapos ang text-text, tapos nandun na rin yung ano yung ang saya, yung pinto sa pag-text, pag hindi ka makatext. Uh-huh. Parang ang tagal mag-antay ka agad ng ano, ba't hindi nakapag-text yung ano niya. Parang same lang, mutual ano lang, na gano'n na, pag hindi makapag-text, ano kayo, nag-worry, gano'n, paano, ano. Parang missing each other na. Pero hindi pa talaga yun, as in, ano. Hindi pa, wala pa yun. As in, wala lang. Pero, nandun na yung, ano, na, pag hindi makatext, gano'n, nagtas kung saan, kumain ka na ba? Wala na yun, pero siguro, ano na yun siya, nag-text-text na mga love you, I love you, gano'n, tapos gano'n. Sabi ko, ano ba yung pangalan mo talaga? Sabi ko, anong pangalan mo talaga? Kasi, nag-start na rin ako, wala din po akong mga FB, wala ako sa, ano, wala out ako sa social media, wala talaga. Kahit boyfriend po, wala po. Nag-start ako ng sa social media, nung pagkadating ko ng, ano, ng Lebanon. Oo, galing ako sa Lebanon, noon nag-start ako. Uh-huh. Tapos, sinerch ko. Sinerge ko yung pangalan niya, so nakita ko yung buka niyo. Ito pala si ano, si Kuya ganito. Tapos saka ano ba dati? Parang Prince pa ata dati. Prince pa ba 'yun? O, hindi na. Hindi one ko. Basta sa FB ko na 'yun. Tapos ang ano niya, ang ano pala niya is yun, doon mga picture niya, mostly doon sa bahay ng auntie niya. Mm-hmm. Tapos yun na mga July, yung inauguration talaga ni Ninoy. First Suna. Oo. Doon ko siya sinagot sa noong July 26, 2000 and ano ngayon? 10. July 26, 2010. Tapos doon ko siya sinagot ko na siya. Hindi pa ako maniwala noon eh. Tapos sabi niya, ano, ayaw mo maniwala. Kasi true text lang eh. At saka yung tawagan na ano eh. Tapos yun na nga, nung ano talaga, tinawagan ko siya. Na ayaw mo? Sino ba ng mga ayaw, di ba? Ang tagal-tagal ko na gano'n, tapos parang yun na nga, na. Ako pa talaga, sulti na ayaw ko talaga, parang ewan. Yun, tapos yung
August, para August is San Roque Festa talaga yung sa amin doon sa Suba, Barangay Suba. Gusto ko po umuwi noon. Umuwi ako sa ano sa amin sa isla. Tapos walang ano, walang masakyan, walang lansya yung sa amin. Walang parang, ferryboat, walang barko. Walang ano. Tapos umana ako na naghanap ako ng paraan parang way, para, pambot ata may pambot na para babiyahe doon sa ano sa amin sa isla. Sa isla. Sumakay ako. Sabi ko, kailangan ko talaga makauwi kasi nga parang festa yung sa amin din kasi matagal-tagal rin ako hindi kailangan din niya tumulong kay mama ng, niya. Ano nang ng fiesta. Mm-hmm. Tapos nung ano tapos yung pambot syempre, ano biyahe na biyahe, text-text pa rin, text-text hanggang sa ano. Tapos nung nagbiyahe, sabi ko, hala, kasi ano na ako eh, parang sanay na rin ako dun sa biyahe ng ano, pambot, ganun, kung saan yung mga ruta-ruta yung niya. Mga bangka. Tapos, yung ano, yung time na yun talaga is... low tide. Hindi makadaan, makadiretso ng bayan. Hindi ganyan. Low tide? Hindi ganyan. Hindi yung low tide. Yung bambot ko pala na sinakyan, bawal pala sila sa daungan ng ano pantalan mm-hmm. sa amin. Bawal sila pala doon dudungka. Bawal pala sila doon dudungka kasi dungka. Dungka po yung ano. Bawal sila doon mag-ano ng mga pasahero kasi wala nga pala silang mga taxis. Hindi sila nag-ano doon sa pantalan namin. Kung saan pa kolorum sila. Umiikot sila. Sabi ko, "La, saan na ba tuga? Bakit hindi?" Sabi ko, "Hala, bakit hindi ito na ano na bakit hindi ito sa pantalan? Saan ba ito sila mag-ano?" Tapos sabi ko, tapos ganun. Nag-ano sila ito. Ikot talaga hanggang sa mga isla-isla ng mga sa amin, sa bantayan ng island po. Hanggang doon. Tapos nung, syempre, ganun, sa pambot. Tapos dito ako nakaupo. Tapos nung, parang pinaano talaga yung liig ko, no? Parang lilingon doon sa may likod. Paglingon ko, nakita ko yung ano, sa bahay ng auntie niya na, yung may mga ano yun, may mga flag basta may ano, parang may parula sila dun sa ano sa bahay ng auntie niya na malapit sa dagat. Tapos pag ganyan ko lang, parang nakita ko na to. Sabi ko, parang nakita ko. Saan ko kaya to nakita? Tapos naalala ko, dun pala sa FB, yung mga picture niya kasi, diba, sinerge ko yun siya. Tapos naalala ko, hala, parang ano to, yung parang sa bahay nila to. Sabi ko, hala. Tapos nag-text na ako sa kanya na, hala, di ko na alam po. Sabi ko sa kanya na, hala, di ko alam kung saan ito, yung pambot. Tapos sabi niya, ha, saan ka na ba? Tapos ano siya talaga na, bakit saan ka na ba? Ganun. Wala din siya sa ano, wala din sa connection yung ano niya, kasi pawala-wala yung connection dun sa kanila. Kasi nasa ano kayo, bariyo na kami. Tapos palapit na talaga dun sa malapit sa kanila, na sabi ko, dito talaga ako, dito, as in dito, bahay talaga to ng auntie niya, as in bahay talaga. Tapos tinanong Diyos ko yung, dinaong. Tinanong ko yung ano, yung nag-ano ng pambot, sabi ko, saan ba talaga ang ano nito? Oh, kuya, saan po ba talaga ang ano ng baba nito? Na dito lang, dito po namin kayo ibaba, ma'am, kasi bawal kami doon kasi ano nga, wala, hindi nga sila nagbabayad ng ano doon. Mahuhuli sila. Huhulihin daw sila. Tapos sabi, hala, sabi ko, text na ako sa kanya, andito ako sa inyo, dadaong, sabi ko, dito ako sa inyo, malapit, dadaong, tapos hindi talaga siya naniniwala kasi nga, ano, syempre, kasi, parang alam kasi niya, doon talaga sa amin na malapit sa bayan talaga. Tapos hindi siya talaga naniwala. Sabi ko, dito nga, iwala pa yung ano, yung cellphone ko, hindi pa yung makapicture-picture ka doon kasi ano yun, mga kipad pa lang. Eh yun, sabi ko, dito nga talaga, ako promise, dito talaga sa inyo, malapit. Tapos binanggit pa niya yung chapel namin, nandito na ako sa may chapel. Tapos nung bumaba na ako doon sa ano, sa pambot, tapos yun. Yun ang una namin pagkikita talaga na, as in, na ano, no? As in, face to face talaga. Yun. Nung sinundo niya ako dun sa ano. Sinundo ko siya. Ayaw ko pang maniwala talaga eh. Mm. Nung sinabi niya, nandito ako sa ano, sa chapel nyo, ito, ganito yung kulay, ganun. Doon ako nun talaga, yung parang talaga feeling, nandiyan, talaga nagmabadil, kuha agad ako ng ano, yung parang susi. Parang feeling ko noon, parang inano talaga ni Lord na. Destiny. Hindi ko sinadya. Alam, dito ba yung destiny? Ina, yung nga ako naniniwala kayo sa destiny, parang ano talaga siya na, parang hindi mo naman in-expect yun na dun ka itadaong dun talaga sa ano nila, sa may ano. Sa isla, sa barrio namin. Promise talaga, I swear, dun, bakit dun talaga, sabi ko. Tapos,
Tapos nung ano na, nagsakay ako sa ano, sa nagmotor kasi siya. Nagmotor kami, oh. Ang baho pa naman ang ano ng damit niya kasi nga, nagpa-massage pala siya noon. Nagpa-massage muna pala siya noon. Tapos parang hindi yun tinapos, natapos ang massage noon. Nagbabadali ka kasi nga parang kasi hindi nga siya naniniwala nga doon talaga ako sa kanila na ano na kasi, dumaong. Nagmamadali ano, talaga siya. Sabi ko, wala ako. Sabi ko, hindi ko alam dito sa kayan sa inyo. Sabi ko, hindi ko alam sa kayan dito paano pa pumunta ng ano ng bayan. Kaya sunduin mo ako dito. Sabi ko, tapos yun, sinundo niya ako sa kayan. Tapos, siyempre, sakay ka sa motor kasi first ano pa lang yung... Unang kita. Unang kita. Siyempre, yun pa ano, as in yung isa... Sorry. Ay, hindi naman sa unang kita, pero parang unang magsama pa talaga. Oo, yung una pa lang namin yung... Magka parang... Oo, una pa talaga yung kita kasi hindi naman kita talaga nakita noon. Na ano, ikaw lang nang nakikita sa akin na nagpala-pala ako noon. Hindi ko talaga siya nakikita talaga sa personal. Yun lang talaga nung una, tapos nisundo niya ako. Tapos nagsakay na kami sa motor, tapos init-init. Tapos syempre may social distancing. Yung time na yun, yun talaga doon. Yung may social distancing pa sa motor. Hindi ko talaga. Wala pang mga ganyan-ganyan. Tapos as in, ganun talaga yung kamay ko. Doon sa likod ng ano, sapit ng ano, ng motor. Yun yun. Kasi alam nyo ah, yun ano, yung social distancing pa yun talaga. Tapos kasi naano din ako sa amoy ng ano niya. Nang ano katawan kasi amoy nga ano yung mga haplas ganun eh maano pa naman ako sa mga amoy madali yung heart ko na or liver ko ba na ganun. Tapos that time yun nag ano hindi kayo sa maniwala kayo sa hindi ang init ng panahon doon sa ano sa bayan namin. Grabe, sobrang init. Grabe talaga init. Sabi ko bilisan muna kasi ang init kasi ano wala hindi ako nagdala ng ano yung pang ano nga sa ano. Tapos parang ano yun mainit tapos malayo pa kasi sa amin from sa kanila 8 kilometers po. 15 8 8 8 lang. Oh, malay ipapul para pa ano sa amin. Papunta sa amin. Tapos yun nagano yung sa ano na kami yung sa kalagitnaan ano. Yung init ng init talaga na hindi mo inexpect sa ano sa half yung half ano na kami kilometers na papunta sa ano sa bayan. Umulan talaga ng bigla as in grabe umulan yung... ng umulan na grabe yung ulan na hindi yung talagang hindi mo talaga inexpect as in I swear biglang umulan. Grabe ang biglang ulan tapos sabi niya bagong masahi pa naman siya. Sabi niya ano hinto muna tayo o papatuloy na lang natin to. Sabi ko hindi kasi nababasa na rin ako eh yung as in sabi ko yung bag ko rin nababasa na talaga as in wala kami hindi yun unexpected talaga yun na ganun tapos sabi ko sige magano tapos sabi niya sige maghanap tayo ng ano ng yung parang pasilungan. Tapos bigla may ano yung may isang ano talaga na may nagtitinda yun ng ano lang. Oh, maliit lang talaga na ano na pero may tindahan siya pero may sa gilid may nagbibenta ng ano nga yung mga gasolina or something pero may ano siya may shade talaga konti yung mga di pa may pa or mga ganun para tambayan din ano tambayan ng mga sa mga tambayan din tapos ano Nag-stop kami doon. Tago muna kami doon. Kano muna kami kasi umulan nga ng malakas. Tapos parang nakakaano kasi sa amin kasi galing nga, init nga, ang init nga talaga. Tapos biglang uulan. Siyempre naano din sa ano namin, sa health. Tapos, ayun. Ano nga yun? Nag-ano na kami. Parang siguro, iwan ko. Kung yun siguro, ano ni God talaga na para makapag-usap din ng ano. Kung ano. Yung pero parang talaga din, nung ano din, nung upo din talaga nung noon. Ano, talaga, may social distancing talaga. As in, doon ka talaga sa social distancing. Malayo pa ako. Yun, no, usap-usap, punti, ganun-ganun. Kasi nga, ano, first time pa, ganun-ganun. Tapos yun, hanggang sa, ayun, ano na, tapos after mga 5 minutes, wala talagang ulan. Ayun, patuloy yung ano buhay, patuloy yung ano biyahe doon papunta sa amin. Tapos sinatid niya ako. Tapos yung sabi ng nanay ko, bakit daw ako hinatid niya? Sabi ko, ma, ganito. Doon ako na hinto sa kanila. Tapos yun, parang nabiglang nanay ko kasi hindi niya paalam talaga na ganun. Tapos yun talaga ang destiny. Ewan ko kung yun ba talaga kung naniniwala kayo sa destiny or yun talaga. Tapos yun mga 2011 umalis na
Para yung siguro yung ang banding namin is kung anong maliit ang talaga na asin. Siguro wala isang buwan po. Oh, hindi talaga siya ano. Walang isang yung hindi buwan. Talaga kami asin. Tsaka ano lang getting to know. Oh, yung ano lang yung pagsasama namin, yung pagsundo ko sa kanya pag-atin niya sa motor, Yun lang parang nagkikita pa nagkakwentuhan kami. Ay hindi, meron din pala yung ano, yung siyempre, pista na rin sa amin. Tapos, ayun, pagpista nila. Na-disgrasya sa motor. Parang na, ano yan ko. Sila ng papa niya na, ano ngayon? Papunta na sana kami sa bayan kasi sa lugar namin, sa kanila, ng papa ko, San Roque yun, na-disgrasya kami ng pagpapunta kami gabi na yun. Tapos, ayun na nga. Na-disgrasya siya. Saan siya pumunta? Doon talaga sa bahay namin. Doon siya nagpapagamot ng mga sugat-sugat niya. Tapos sabi ko, wala, okay ka lang. Tapos ganun. Siguro, yung time na yung nanay ko, hindi pa talaga niya alam kasi hindi ko kasi sinasabi. Kasi nga ako, wala, ever in my life, wala talaga akong boyfriend. Siguro may iron out yung isa na ano. Tapos meron pala akong, kaano noon, nung foreigner din yun, foreigner, pero hindi, wala yun, yung parang ilang araw yun, parang ano lang yun siya. Mga iwan ko na arawan sa, parang kaibigan parang na rin parang na ano pero naawa talaga ako dun sa ano parang naawa din ako dun sa foreigner ba kasi parang naghahanap din siya ng ano ng mag-aalaga sa kaya yun lang yun pero wala yung parang siguro hindi talaga yun para sa akin yun tapos ito nga dumating siya tapos so lucky lucky sabi nga nila lucky is the man who wins the first love of a woman. But lucky is a woman who is the last love of a man. Yes? Are you kaya, sure? Yes. Totoo yan. Totoo yan. Ayun. Yun ang kwento namin. Tapos, umalis nung 2011 agad. Umalis din ako. Naka-apply ako ng ano, papuntang Cyprus. Ganon. Yung papunta ko sa Cyprus, tapos dun siya na, ano, dun siya na destino sa ano, sa, ay hindi, destino. Dun pala siya natatrabaho sa Cebu, sa admin niya. Tapos ako doon ako nag-apply sa kapatid ko doon sa Bacolod. Tapos, syempre doon ako nag-apply sa Bacolod. May training pala. Tapos parang naswertihan talaga. Ako kasi talaga. Yung pag-apply ko is, kasi di ba may mga job for yun. Tapos doon sa Bacolod. As in, kasi gusto ko talaga makapag-abroad ulit kasi. Kaya nag-ano talaga, nupursige ako. Pumasok ako doon sa job fair, pero ni isa wala akong pinasahan ng ano ng resume ko. Naiwan ko, parang nag-ikot-ikot lang ako doon. Wala akong pinasahan ng resume. Mm-hmm. Tapos, syempre, paano pa naman may linya yun, may mga number pa naman.